Nakipagnegosasyon ng hepe sa mga bandido, nang ipakita ng leader ang mga hostage nilang babae, na isa-isa daw papatalunin mula sa gusali sa kada 30 minuto na lumilipas. Saka ito nang hingi ng 1 billion. Gumawa ng apoy sila Oriya para magkaroon ng usok at bumukas ang mga sprinkler para hindi sila makita ng mga kamera. Ngunit nilalamig naman sila dahil nabasa ang mga damit. Tapos pinapatago ni Oriya ang dalawang kasama sa ibaba saka siya bumalik. Inutusan naman ni Mochizuki ang Black Label na hindi daw muna sila mangingialam pero hindi mapakali si Makoto. Samantala nakabalik na si Oriya sa stage at nakita ang 1 bangkay. 30 minuto na ang nakalipas kaya pinapatalon niya na ang 1 babae mula sa gusali. Pero giit nitong mapapakinabangan daw siya dahil malaki ang mga pakuan niya pero hindi siya pinatawad nito. Mabuti na lang ay nag-ingay si Oriya gamit ang live broadcast kaya tumigil ang mga bandido sa ginagawa para puntahan siya sa silid. Sa kapagpunta ng mga ito ay pinasabog sila ng dalaga. Kinausap ni Oriya si Wild Hunt, subalit nalaman nito kung sino siya. Pero hindi nagpatinag si Oriya dahil pinagbantaan niya pa si Wild Hunt na nagtanim daw siya ng maraming bomba sa mga labasan para hindi sila makatakas. Kaya naman hindi na daw papatayin ni Wild Hunt ang mga dalaga dahil ang lalaki ang pinatay niya. Samantala sinusubukan ng otoridad na putulin ang kuryente sa gusali para makapasok sila ng hindi nakikita, ngunit tila ba sa ibang lugar nang gagaling ang kuryente sa gusali. Si Oriya naman ay nasa control room para magpadala ng mensahe kila Mochizuki, ngunit kasabuat pala ang kasama niyang empleyado. At nang maputol ng mga pulis ang ilaw ay nakatakas naman si Oriya bago pa dumating ang iba pang bandido. Natatakot man ang dalawa pang idol ngunit kailangan daw nilang tulungan si Oriya. Sakay ng helicopter ay nakapasok na ang mga pulis at nagkaroon ng bakbakan habang nasa gitna ang mga hostage. Tinulungan ng dalawang idol si Oriya mula sa mga kalaban na may baril. Ngunit kahit na magiging sagabal lang talaga ang dalawa sa kanya ay natuwa pa rin siya. Ngunit biglang nagsalita ng masasakit ang dalawa dahil pala ginaya ni Wild Hunt ang boses nila na isa palang babae. Dahil may kakayahan si Wild Hunt na gayahin ang boses ng mga tao. Natanggap na ng Black Label ang mensahe ni Oriya kaya naghanda na sila sa operasyon. Isinabit nila pati warik si Oriya tapos dinama pa ni Wild Hunt ang mga siopaw ng idol. At gamit ang bomba ay gumawa ng sariling daanan ng mga bandido para makatakas sa kapulisan. Naglalakad sila sa subway nang makarinig ng tunog ng big bike dahil nandoon na pala sila Arashi na walang hirap na tinalo ang mga bantay ni Wild Hunt. Nakita ni Arashi si Oriya sa loob ng bag, ngunit pumasok si Wild Hunt sa loob ng madilim na lugar. Sumunod si Arashi subalit nabitiwan niya ang flashlight dahil sa 1 bandido. Dahil nalalaman pala ng mga kalaban ng lokasyon niya dahil naririnig pala ni Wild Hunt ang tibok ng puso niya. Tapos ginaya ni Wild Hunt ang boses ni Oriya para linlangin si Arashi saka siya muling inatake. Tinanggal ni Arashi ang helmet para mas makarelax at makapag-isip ng plano. At napansin naman ni Wild Hunt na nawala ang tunog ng tibok ng puso ni Arashi kaya hindi niya na alam kung nasaan ito. Muling sumugod ang tauhan ni Wild Hunt, subalit nakita siya ni Arashi at napatay. Saka nalaman niya rin kung nasaan si Wild Hunt kaya kumpiyansa siyang tumakbo sa gitna ng kadiliman. Kaya nagpanik si Wild Hunt at nagpaputok ng baril. At sa 1 bala ay napatay ni Arashi ang bandido. Nagtatampo naman si Oriya dahil paano kung tinamaan din daw siya. Ngunit hindi daw magkakamali si Arashi sa boses ng kaibigan. Sa huli ay nailigtas na rin ng mga pulis ang mga hostage at nahuli ang iba pang sangkot sa krimen. Naisip naman ni Oriya na tila ba 1 distraction lang ito dahil may iba pang ginagawa ang mga kagrupo ni Wild Hunt na hindi nila alam. Nang makita ni Arashi ang logo ng syringe kay Wild Hunt. At pagka-uwi ng dalawa sakay ng big bike ay may nakasalubong silang 1 bandido na agad silang pinutukan. Sumemplang ang dalawa dahil sa bandido, ngunit nakitang si Inonaki pala ito na sinusubukan lang ang kakayahan ng dati niyang estudyante na si Arashi. Sinabi ni Inonaki na ngayon daw ay inaangkat na ang drugs na platinum lilisakay ng 1 barko na pagmamayari daw ng pinakamalaking mafia na si Kyoji Tabishiro. Subalit dagdag pa ni Inonaki na ang tunay na banta ay ang grupong syringe na nais din makuha ang platinum lily. Palihim na nagpunta ang Ampule Zero sa nasabing barko, subalit nakita kaagad sila ng 1 kalaban mula sa bubong. Pagpindot ng 1 buton ay nagsigalawan ng mga container van, dahilan para magkahiwalay sila Dr. Yuko at Hitsuji. Nakaharap ni Hitsuji ang 1 kagaya niyang may pambihirang lakas at nang subukang gumamit ng baril ay kaagad itong napatalsik. Kaya naman pinakita niya na rin ang tinatagong lakas. Nagmano-mano ang dalawa hanggang sa tamaan niya ito sa tagiliran, saka nananalo na si Hitsuji pero may kasama pa pala ito na hined slam siya. Dahil ito pala ang kambal na miyembro ng syringe group. Saka nagpakilala ang dalawa na sina Kaori at Kaoru. Nakaharap naman ng doktor ang 1 lalaking nakamaskara, kung saan walang tigil niya itong inaatake, hanggang sa matuklasan ang napakaraming bangkay na nasa container van na kagagawan pala ng syringe.
At gamit ang isang buton ay sumabog ang sahig, saka lumabas ang makakalaban niya na si Mr. Astro. Binaril ni Surugi ang tumatakas na nakamaskara, kaya nakuha niya ang isang briefcase ngunit muling nagpasabog ang kalaban, saka tagumpay nitong naisagawa ang escape plan. Mahigpit ang laban ng dalawa sa ibaba, samantala sa labas ay dumating na ang napakaraming tauhan ni Kyoji Tabishiro. Giit ni Mr. Astro na magdedeklara daw sila ng digmaan sa buong mundo, samantala nabubugbog naman si Hitsuji ng kambal. Sinubukan pa nitong lumaban pero nawala na siya ng napakaraming dugo, kaya niligtas siya ni Yuko mula sa dalawa at tagumpay na naiahon mula sa dagat, subalit malubha ang lagay ni Hitsuji. Nanganganib naman na tumaob ang barko dahil sa mga pagsabog, samantala dinala naman si Hitsuji sa emergency room. Nais makipaglaban ni Arashi dahil sa nakitang kalagayan ni Hitsuji, at para kumalma siya ay sinubsob siya ni Makoto sa mga siopaw nito kaya hindi na siya pumalag dahil malambot. Saka dumating si Fiona dahil tinatawag daw sila ng director. Giit ni Mochizuki na siya daw ang lumikha ng drugs na ito na ikinagulat ng dalawa, subalit nagpaliwanag ang director nila. Dati daw ay naglakbay si Mochizuki sa buong mundo bilang doktor ng mga sundalo. Kung saan gumagamit daw sila ng drugs para tumaas ang success rate ng isang transplant para sa mga sundalong sugatan. Ngunit hindi daw kinakaya ng utak ng tao ang nasabing drugs kaya namamatay din ang mga pasyente pagkatapos ng tagumpay na surgery, kaya naman nag-imbento siya ng bagong D99 na drugs para magbigay ng proteksyon sa utak at hindi mamatay ang mga nakatanggap ng transplant. At ito ang nakuha ni Surugi mula sa lalaking nakamaskara na siyang nagbibigay din daw ng kakayahan sa mga doktor na makagawa ng modification sa katawan ng tao para magkaroon ng pambihirang lakas at kakayahan. Kasama niya din daw dito sila Inunaki at Fiona, subalit matapos ang masusing eksperimento ay natuklasan nilang nakakalikha ito ng nakamamatay na virus na maaaring umubos sa sangkatauhan na napapasa sa pamamagitan ng laway at dugo. Kaya naman minabuti nilang sirain ang lahat ng mga nagawa nilang D99 drugs at mga impormasyon tungkol dito. At hindi rin alam ni Mochizuki kung bakit gusto ng syringe group ang D99 drugs. Dagdag pa ni Mochizuki na si Arashi daw ang pinakahuling nakatanggap ng D99 drugs na ito para lang mabuhay siya, kaya humingi siya ng patawad sa bida. Pero giit ni Arashi na hindi niya pinagsisisihan na nadugtungan ang buhay niya dahil nagagawa niyang makapaglingkod sa mga tao. Samantala pinapagalitan ng ama si Kyoji Tabishiro dahil sa nangyari sa barko. At parang maamong tupa si Makong pero paglabas ay galit na galit. Kaya nasampal niya ang sexy niyang asa asin, sa kanya ito minanyak, pero may meeting pa pala si Kyoji kaya hindi ito natuloy. Samantala nagising na si Hitsuji na galit na galit, pinakita ang nakaraan nung kakatapos pa lang ng surgery ni Arashi. Kung saan porsige daw siyang makalakad kaagad habang binabantayan siya ni Hitsuji. Ginagawa niya daw ito para sa yumaong kaibigan nang masubsob siya sa mga siopaw ng head nurse. Sa kasalukuyan ay nawala sa katinoan si Hitsuji. Kaya kailangan daw nilang maghanda dahil sa lakas ng babae. Paglapit ng tatlo ay kaagad silang inatake ni Hitsuji. Saka dumating din si Yuko para makipaglaban dito. Ngunit dahil tuluyan ng nabaliw ang babae ay kailangan niya na daw itong tapusin, pero pinigilan siya ni Arashi. Tapos pinahabol ito ng bida sa basement. Nais sumunod ni Yuko sa dalawa subalit diit ni Mochizuki na mapanganib daw para sa mga tao kung makakawala si Hitsuji sa basement. Kaya kailangan na lang nilang magtiwala kay Arashi. Naalala ni Yuko ang nakaraan kung saan nagkaroon sila ng misyon ni Surugi. Kung saan dito unang nakalaban ni Yuko si Hitsuji at nagawa niya itong matalo. Naglalakad si Arashi ng pagbabarili ni Hitsuji. Dito ay nakita ni Arashi ang alaala ni Ryo na sinasabihan siyang kahibangan ang naiisip niyang mapapabalik sa katinoan si Hitsuji. Ngunit hindi pa rin sumuko ang bida at matapang niyang hinarap ang babae. Na pinagbabaril siya pero hindi siya pinapatamaan. Sa kanya ito niyakap hanggang sa magbalik ang mga alaala nito. At nang ipakita ni Arashi ang refleksyon ni Hitsuji sa salamin ay tuluyan na itong nagbalik sa katinoan. Muling naalala ng bida ang nakaraan kung kailan natutunan niya na muling lumakad pagkatapos ng operasyon dahil sa tulong ni Hitsuji. Napansin niyang nalulungkot si Hitsuji dahil sa mapait nitong nakaraan, kaya nangako si Arashi na hindi niya hahayaan na muling lumuha si Hitsuji. Dumating ang iba pang miyembro ng Black Label nang makita nila na naghahalika na ang dalawa na ikinaselos ni Makoto. At tuluyan ang nagbalik ang mga alaala ni Hitsuji, kaya balik na sa normal ang lahat. Sa syringe group ay napansin nilang may isang hacker ang sinusubukang ma-hack ang system nila para sa mga impormasyon. Kaya naisipan nilang patayin ang nasabing hacker. Natutuwa ang mga kaklase ni Makoto nang muli siyang makita dahil hindi siya nakapasok ng ilang araw. At sinabi ni Hinako na malubha ang injury ni Arashi dahil daw sa bisikleta. Pero alam ni Makoto ang katotohanan na dahil ito kay Hitsuji. Tapos nagseselo si Hinako dahil akala niya ay nagkakagusto din ng kaibigan niya kay Arashi. Iniisip ng kambal kung namatay si Hitsuji nang makita na nila ang target nilang si Konomi. Naglalakad mag-isa si Konomi nang lapitan nila ito at sinubukang atakihin ngunit nabaril siya ng tauhan ni Tabishiro.
Dahil pakay din pala ni Tabishiro si Konomi. Ngunit hindi naman alam ng mga ito na kambal pala ang kalaban nila nang dumating si Kaori at niligtas ang kakambal, pero nakatakas pa rin ang lalaki dahil sa isang tren. Sinubukan ni Kaori na batuhin sila na bumutas sa kotse subalit tagumpay pa rin nakatakas. Nabalitaan ng mga kagrupo na nabigo ang kambal sa misyon, kaya naiinis si Kaori dahil nautakan sila ng mga normal na tao. Pero ang ibinato pala ni Kaori sa kotse ay isang transmitter kaya nalaman nilang sa kabundukan ang secret base ng mga ito. Nalaman na ni Tatara na nakidnap si Konomi. At naisip naman ni Inunaki na responsibilidad niya ang nangyari. Kaya tinawagan ni Inunaki si Fiona para humingi ng tulong sa Black Label. Kasalukuyang pinapahirapan si Konomi para sabihin ang mga impormasyon, at dito ay pinakita ni Goryeo ang iba pang kababaihan na ginamitan ng Platinum Lily kaya nabaliw. At tinakot siyang gagamitan ng Platinum Lily kung hindi magbibigay ng impormasyon. Sa paghahanap ng mga pulis ay tanging mga damit lang daw ni Konomi ang nahanap nila, kaya hinala ni Tatara na kagagawa nito ng mafia. At sinabi na rin ni Fiona kay Mochizuki ang nangyari kay Konomi kaya kikilos na daw sila. Agad na nagpunta si Oriya sa mga bantay na agad niyang pinasabog para makapasok sila ni Makoto sakay ng Big Bite. Samantala si Arashi ay dumaan sa Kisame. At ang Ampule Zero naman ay nakahanda lang para sa backup. Nagpunta na din ang kambal sa base ng mafia para kuhanin si Konomi, pero sinalubong sila ni Hitsuji. Kaya muli silang nagharap para sa round 2, pero sa pagkakataong ito ay hindi na nila magawang matalo si Hitsuji kahit na pagtulungan nila ang babae. Samantala pinagpapatay ni Arashi ang mga bodyguard ng mafia habang hinahanap nila Makoto kung nasaan si Konomi. At sa labas naman ay nakita ni Tsurugi ang sasakyan ng syringe kung saan bumaba si Mr. Astro. At nagpunta siya kila Hitsuji, sa kanya pinatakas ang kambal. Natagpuan na ni Arashi si Konomi nang makatakas ang mga babaeng lulong sa Platinum Lily na napansin niyang kakaiba ang lakas. Samantala nakatakas naman ang mga kalaban kay Hitsuji. Kasalukuyang nagpapagaling si Konomi, samantala si Arashi ay patuloy na nagsasanay. Sa school naman ay bali-balitang may kumukuha daw sa mga kababaihan kaya kailangan nilang mag-ingat. Kaya agad na umalis si Arashi para magsanay. Samantala nagpunta naman si Tsurugi kay Inunaki para magtanong tungkol sa mga nawawalang kababaihan. Ngunit nagawa nitong mabaliktad ang sitwasyon at malamas siya. Tapos hindi nito sinagot ang tanong saka umalis. Kinabukasan ay may bago ulit silang misyon. Isang Red Label na kriminal ang hinahabol ng mga pulis, kaya dumating sila Arashi at hinabol ang kotse. Kabado na ang lalaki nang makita sila, kaya mas binilisan nito. Kaya nagpalit ang dalawa, tapos binaril ito ni Arashi para pahintuin ang kotse. Nadahan daw ang naubos ang gas kaya wala nang nagawa ang kriminal. Pero hindi nila ito pinatay dahil Red Label lang, sa halip ay kinadina sa kotse para ikulong ng mga pulis. At dito na po nagtatapos ang napakagandang series. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series. Saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.